Guys, for today's video, ang pag-uusapan natin ay panibagong personal loan. But this time, it's a personal loan coming from East West Bank. So, kailangan nating malaman kung okay bang mag-apply ng personal loan dito kay East West Bank, madali bang mag-apply, at katanggap-tanggap ba ang interest rate na pinapataw ni East West Bank sa mga nag-a-apply. So, kung gusto niyong malaman, samahan niyo ako, pag-usapan natin ang East West personal loan. So, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Nakapag-discuss na tayo ng personal loan previously about Union Bank and BPI. And if you want to check that review, well, tingnan nyo na lang sa link sa baba and ito siya actually yan. Yan yung mga thumbnails, so check nyo lang yan sa channel ko or nasa link na lang sa description box. So, East West personal loan. Paano ko ba nalaman to? Well, actually, may telemarketer na tumawag sa akin. During that time, nasa market ako ng paghahanap ng loan. And also, na parang na-i-vlog ko or na-content ko sa inyo na ang kinuha kong loan is coming from my credit card. Yung BPI na madness limit to cash or credit to cash. So, yun yung grinab ko kasi yun yung may pinakamababang interest rate. Also, during that time, biglang tumawag yung telemarketer ni East West Bank. Hindi ko alam ba't siya biglang tumawag para mag-alok ng personal loan. Dahil sa mas mababang interest ni BPI, so mas grinab ko yung opportunity na mag-loan kay BPI. However, ang in-offer sa akin ng telemarketer is 100,000 loan with no additional documents required. I just need to process it via the telemarketer. Bakit? Dahil credit card holder ako and may credit card din ako ng East West, well, lahat ng information ko ay naka East West na. And pati yung spending habits and payments nakikita nila. So, katulad ni BPI, katulad ni Union Bank, na meron din si East West na personal loan na hindi na kailangan ng kahit na anong document. And yun ang content ng video natin. So, eto, check natin kung ano yung ino-offer ni East West via East West Bank's website. So, ayan, nakalagay dito, personal loan. Sabi niya, whether it's traveling with family, investing in your child's future, or planning for a big purchases, let our multi-purpose non-collateralized personal loan help you achieve your dreams. So yan, apply now, try our loan calculator. We'll try the loan calculator in a while. Pero bakit daw apply a loan with East West? So sabi niya, ito daw yung loan facility that could provide you with up to 2 million pesos. Medyo hindi naman nakaka-attract yung ito na sinasabi up to 2 million. Kasi malamang sa malamang is hindi naman available ang 2 million para sa lahat. Ito, nakalagay dito, affordable financing term option. Ito medyo okay naman to. Sabi niya, pwede daw natin bayaran ang maluloan natin ng 12, 18, 24, and up to 36 months. Which is napaka-flexible ng payment terms na to. Hindi katulad ng ibang personal loan na up to 24 months lang. And then, no collateral needed. Which is, yeah, alam naman natin na ganun talaga. So, ano daw ang requirements para makapag-apply tayo ng personal loan with East West Bank? Well, kung katulad ko kayo na credit card holder, and guys, hindi naman necessarily na East West ang credit card mo. Pero kung meron kang credit card, well, madali na lang mag-apply kasi one valid ID lang kailangan natin as of application. Pero kung wala kang credit card, eh medyo ito yung requirements. So sabi dito, kung employed ka, syempre photocopy ng 2316 and photocopy ng latest 3 months payslip, certificate of employment stating yung salary, and kung meron kang credit card statement of account, then mas okay yun. Kung self-employed ka naman, edi 1701 and audited financial statement, DTI certificate, registration certificate, business permit, valid credit reference or credit card statement, and ito, other documents may be required for further verification such as mayor's permit. So kung wala kang credit card, medyo mas madaming requirement. Ito, itong requirement dito is ano eh, parang generic. Sabi ko nga, nung tumawag sa akin yung telemarketer, walang nire-record sa akin kahit anong document. And I just need to confirm yung details ng application ko with them. And then they will process it and then they will provide me feedback
if approved or not. Also guys, take note that this personal loan is secured by post-dated check. So once approved ka, you will be issuing post-dated checks sa buong loan tenure mo. Let's say, kung 12 months yan, you have to issue 12 months post-dated checks. If post-dated checks yan, you have to have a checking account. Yung checking account, hindi rin kaagad-agad nakakakuha niyan. Though merong ibang mga banks na freely nag-o-offer ng checking account like Security Bank, China Bank, yan. Kahit wala kang record sa kanila, pag nag-apply ka ng checking account, wala masyadong tanong, i-open ka nila. Hindi katulad ni BDO, ni BPI. Diyos ko, ang daming tanong, ni Metro Bank, ang dami nilang tanong bago ka makapag-open ng checking account. And sasabihin pa nila, hindi ka makakapag-open ng checking account dito kasi kailangan mo muna ng savings account. So, ganun siya. So, medyo mahirap. Pero, yun nga, meron din naman madadaling banks na pwede ka kumuha ng checking account, which is Security Bank and China Bank. So, yun yung mga requirements na kailangan when applying for a personal loan. Siyempre, ma-fill up yung application form to process the personal loan. Kung gusto nyo mag-apply ng personal loan with East West Bank, just head over sa eastwestbanker.com na website, which is ito. And then, you just need to click Apply Now, and then mag-provide ka na ng details ng personal information mo. So, we will not go through the application process because ito naman is more on collating lang yung information mo. And hindi pa actually ito yung form mo na nalalagyan mo ng signature to complete your application. So, merong separate form talaga for the application of loan. But if I may suggest, it is better na directly pumunta na lang kayo sa East West Bank branch and doon kayo mag-apply ng personal loan kasi yun din yung same document or same form na fifilapan nyo if you're going to use itong East West Banker website. Ito is more on mag-fill out ka ng information, mapupunta sa telemarketer nila, and then the telemarketer will contact you, so on and so forth. Head over to East West Bank branch and dun kayo mag-apply ng loan na personal loan. Let's address the elephant in the room. How much do they charge for their interest rate? And how does East West Bank compare with other personal loan na na-review na natin? So ito, loan calculator. Are you an active credit card holder or a bank loan account holder for at least 9 months? If yes, you need to enter the amount that you want to borrow. Let's say 100,000 para madali nating makompute yung interest rate. So try natin 100,000. So sa 100,000, pag 12 months to pay, ang babayaran nating monthly installment ay 10,123. So, kung kakalculatein natin yan, 10,123.33 times 12, it would give us around 121,479.96. Yan ang total repayment natin for 100,000 sa loob ng 12 months. Kung kukunin natin yung interest, i-minus lang natin yung 100,000, it would give us around 21,479.96. Para makuha natin ang annual interest rate, syempre divide lang natin yan sa 100,000, which would give us around same amount, 21.47 or 48%. Ito ang interest rate nila per annum. So kung divide natin yan by 12, makikita natin ang add-on interest rate nila ay 1.78 or 1.79%. So yun yung monthly na add-on na interest. Let's try naman calculating if 36 months. So ang amortization daw na babayaran natin dito ay 4,567 times 36 months. Ang total repayment natin for 36 months or 3 years is 164,436.12 minus 100,000, yung principal natin. Ang total ng interest natin for 3 years is 64,436.12. Medyo malaki, di ba? Kasi 3 years siya. So, divide natin siya by 3 years. Ang total na interest natin per year is 21,000, which is the same. Divided by 100,000, it's the same na 21.47 or 48 or nasa 1.79% nga per month ang monthly add-on interest rate. So, let's compare na sa personal loans. Una pa rin ang BPI personal loan na nasa 14.40%, followed by Union Bank, and pangatlo ang East West personal loan na nasa 21.47%, and followed by Revi Credit and yung mga credit card. And then, syempre, yung other groups natin, which is yan, and then the third group, which is Bill-Ease and Maya, and also yung mga online lending apps natin. Okay. So now na nakita na natin ang comparison between
yung pinakamababang interest ng mga banks or mga personal loan, eh, what will be our conclusion with this East-West personal loan? Masasabi ko na, una, hindi convenient mag-apply. Even if mag-fill out ka ng form online, it's still not the application form na you are going to fill out. So, there's still a separate application form na kailangan mong pirmahan, na kailangan mo rin pumunta sa branch para mapirmahan siya. Number two, kailangan mag-issue ng post-dated check when paying your personal loan versus sa ibang personal loan like BPI personal loan is pwede siyang i-auto-deduct sa BPI account mo kung meron ka. Pangatlo, medyo mababa naman ang interest niya kasi nasa ano siya, top 3 ng ranking natin eh. But if we compare it with other banks, well, East West is lagging on the interest rate na pinapato nila. So medyo, kung i-compare mo sa ibang banks, mas mahal ang personal loan ni East West Bank. Recommended ko ba? Well, kung nag-apply ka ng BPI, hindi ka na-approve, na-apply ka ng Union Bank, hindi ka na-approve. Eh, ba't hindi ka mag-apply sa East West bago ka mag-apply sa the rest na mga na-review nating mga lending instrument? Di ba? At least this is an addition sa pwede niyong subukan na utangan. But, again guys, nababanggit ko, let's be a responsible borrower, especially during the time na ng payment. So, hindi pwedeng utang lang tayo ng utang. Kailangan we also have plans on how we are going to pay yung idadagdag nating loan. So, for our question of the day, guys. Kapag uutang ka na ba, naiisip mo ba kung saan mo kukunin ang pambayad mo? O kailangan mo lang makautang, tsaka ka na mag-iisip kung paano ka magbabayad? So, let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos GCash every week. And also, huwag nyo kalimutang maglagay ng hashtag GrowTo75KSubs and mag-like and subscribe dito sa aking channel para sa chance nyo naman manalo ng cellphone giveaway once we reach our 75K milestone. So, yun lang muna po for today's video. But before we end, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay... Shoutout kay at Arnold YouTube Content. Sabi niya, hello sir, shoutout, thanks sa mga review. At Arnold YouTube Content, shoutout sa iyo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa aking channel. Maraming maraming salamat. So thank you for watching. I hope you could like this video. Leave a thumbs up and if not, wala naman problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa binang subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!